Hello po again sa mga online Rakiteros and Rakiteras natin dyan. Kumusta po kayo? Lalong-lalo na po no dun sa mga bago at naghahanap ng mga potential token na pwede po nating i-hold for long term and also potential na mag times 2 to times 10 guys ang price in the future. And I'm sure na napanood nyo po no yung ating video teaser. That is why for this video po ay gusto kong i-share sa inyo itong si United Farmer Finance na right now po no ay trending sa social media at marami po ang nag-share nito ngayon no, sa Facebook, sa Twitter guys, and marami na rin pong itong review sa YouTube. Ito guys sila ay may dalawang token, unang-una ay si United Farmer Finance or UFF token, and as you can see no, mababa pa ang kanyang presyo, lalo na if you will check yung kanyang price chart, so mababa siya ngayon, 43.84 pesos lang. Listed na rin po ito no sa CoinMarketCap, listed sa CoinGecko at mababa po yung kanyang market cap guys. Tingnan mo naman, $1.3 million lang. Compare sa iba guys no, na nasa 10 million, 50 million, 100 million. Ito guys, mababa pa no. Well, bago pa lang naman kasi at maliit pa yung community. But I'm sure guys, no, na kapag lumaki ang community, dumami yung holders, tataas pa ito guys. Okay? And ayun guys, yung pangalawang token nila ay itong si Grain Token. Wala pa siyang price sa Trust Wallet kasi hindi pa naman siya listed sa CoinGecko at CoinMarketCap. Pero sa PooCoin guys, so makikita nyo na yung kanyang price, $0.4 sa dollar. And I think no, nasa 20 plus pesos ata ito. And yung kanyang market cap guys, so napakababa pa. Okay, so ang laki pa ng room for growth nitong Grain Token guys. Okay, and another good thing po about this United Farmer Finance guys, kasi when comes no sa creators nila or sa developers or in charge po sa marketing, nakadoc sila. Ibig sabihin po transparent yung kanilang yung people behind of this project guys. No, pwede niyo i-check yung kanilang identity, no. Pwede niyo naman tingnan guys no sa website nila. Ilalagay ko na lang din sa description section no, nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea about them. Also guys, when it comes doon sa mga natapos na nilang achievements guys, no, pagdating sa marketing, very active sila. Ito yung maganda pagdating po sa project, no, talagang sineseryoso. So makikita mo dyan, no, yan, Financial Express News Media and Economic Times in India had asked us to share our opinion. So tingnan mo sa India, and then Burn and Luck Show Episode 6. So yung may burning ng token sila tapos nakalakling yung liquidity, and ginagawa nila ito guys live, no? Ibig sabihin transparent talaga sila. Also ayan, ANC's Light Insight is a reputable business news program in the Philippines that has an international following. So na-interview na rin sila guys, no, dito kay ANC's guys, isang program po ito sa TV guys, no. Sabi diyan, reputable business news program in the Philippines. Okay, so hindi po sila tahimik, talagang nag-iingay po sila. Next is ayan, video from the Vikings, no. You can check sa kanilang Facebook. Ayan, we are happy to announce another exciting AMA. So meron silang AMA with Crypto Gems. Meron din sila no, join with AMA Crypto Clash November 18 guys, no, that is today. Also, meron ding November 19, meron ding November 21. So what's the meaning of this guys? Na ako personally, masasabi ko talaga na kapag ganito ang project na talagang seryoso nga minamarket, eh possible talaga no na dumami yung holders at lumaki po ang community, and susunod dyan guys, so of course tataas po yung presyo niyan. Now ang maganda po no about this project guys no, kasi kapag bumili ka ng token nila, okay, while naghihintay guys no, or nag-umaasa, syempre praying na tumaas yung presyo nila, pwede po kayong mag-stake, okay, or mag-farming, meaning to say yung token nyo pwede nyo pong gamitin para maka-earn ng mas marami pang token. Okay, so paano yung ginagawa, yan po yung sunod na i-share ko sa inyo. Now guys, all we need to do ay of course punta dito sa ating Trust Wallet, and then make sure no may BNB Smart Chain ka pambili ng kanilang token or pang add liquidity para makapag-farming tayo. Or if you want to check guys no, click mo lang dApps, and dito sa search or enter website URL, paste mo yung kanilang link guys ng website, tapos click mo yan. Ilalagay ko na lang no sa description section guys, nang sa ganun ay ma-check nyo. And then itong Ethereum network, palitan mo to ng Smart Chain Network para makapag-login tayo sa kanila. And then access app tayo guys, okay, para mapunta tayo dun sa farming features and staking features nila guys. So ito po itsura niya no.
And then, ayan, click mo tong 3 bars guys, no, upper left. And then, ayan, dito, pwede kang mag-swap or bumili guys ng kanilang token directly na. So, hindi ka na pupunta kay PancakeSwap, no, or kay PooCoin. Dito, pag in-click mo yung swap guys, no, i-direct ka nila. Okay, kay PancakeSwap. So, I think, mas maganda siya. At least, no, di mo na kailangan hanapin yung token nila kasi automatic lalabas po siya. So, let's say, bibili ka ng token nila. So, bili tayo kunwari. Ayan, ng 1.2 token nila. Tapos, click natin swap. Confirm swap. And then, pag ganyan, transaction cannot succeed due to error. Ibig sabihin, kailangan palitan po yung slippage tolerance. So, click natin yan. Settings, palitan natin. Let's say, punta tayo sa 5. Ayan. Tapos, try natin swap uli. Okay, mukhang ayaw uli. So, wala tayong magagawa kundi taasan pa siya. Gawin natin 10. Slippage tolerance niya. Ayan, so medyo pumasok siya. Ayan, click lang natin approve max total, no? Approve 0.02 BNB. Tapos, ayan, click lang natin approve. Password lang tayo. Ayan, close submitted. So, wait natin na maka-confirm siya. So, ayan guys, no? Confirm na siya. Meron tayong 1.1 na UFF token. So, ang gagawin natin ay back tayo sa kanila, guys, no? So, click lang natin back sa cellphone natin para makabalik tayo dun sa kanilang website. Ayan. So, ulit, no? Click natin yung 3 bars na yan, upper left. Tapos, ayan. Merong farming, tapos may pools na option. So, ang gagawin natin, check natin tong pools. Dito sa pools nila, guys, no? Yung token na binili mo, pwede mong i-stake dito at kumita din ng token. Okay, nai-gets nyo guys? So, let's say, bumili tayo ng UFF token. So, pwede natin siyang i-stake guys, tapos ayan yung APR nila, mataas. 287%. That is almost 1% daily na pwede natin kitain pag naka-stake tayo dito. Okay, so UFF token din yung kikitain mo dito pag dito ka. Dito sa baba, pag in-stake mo yung UFF token mo, kikitain mo naman ay grade token. And pareho lang, no, almost 1% daily po yung kanyang return. Okay, so sana nag-gets nyo guys. So click nyo lang tong approve para makapag-stake kayo. Let's say ganyan. Click mo lang siya approve. And ayan. So kailangan po ng mga pang-gas fee dito guys, no. Make sure may pang-gas fee kayo. Ayan guys, so pag ganyan na siya, no, nakalagay na deposit, so click mo lang yung deposit kunwari, tapos click mo max, ayan kasi meron tayong 1.17 na token nila, click natin confirm, and then approve natin, tapos wait natin na mag-confirm siya. Ayan guys, so may kita nyo, no, naka-stake na siya yung ating 1.17 na token, ay ayan, naka-stake na siya, and ayan, after 24 hours, no, magkakaroon tayo or kikita tayo ng kanilang token. And anytime, pwede po natin siyang i-harvest, no, pwede natin siyang i-withdraw, or pwede rin po natin siyang i-compound. Meaning to say, yung mga kinikita nating token, pwede natin i-compound, no, para madagdagan po yung ating naka-stake at, ayun nga, lumaki yung ating income. Of course, syempre, kung mas malaki yung capital mo dito, mas malaki din kikitain mo kasi almost 1% guys, no, malaki liquid din yan. Now, that is pool staking. Na meron silang also farming guys, no? Ayan, UFF farms nakalagay. So dito naman mag-add liquidity ka. So, dapat dito guys, meron kang UFF token, tapos meron kang BNB token. And dito guys, no, mas malaki yung return, no? 499%. That is parang almost 1.5 to 1. Almost 2% guys, no? Yung return niya pag dito. Ayan, ito almost 2% then UFF grain. So kung meron kang UFF token, tapos meron kang grain token guys, no, stake mo lang siya dito and then ayan, yung return niya 626%. So mataas siya. Meron ding BTC, UFF yung partner, meron ding Ethereum and UFF yung partner, may Cake, tapos may DAT token, ADA, madami guys, no, XRP. Tapos i-prepare mo siya sa UFF token. And madabi guys, no? So, pwede yun. Okay, ganun din. Daily ang return niyan and almost 2% nga siya, no? So, paano yan? All you need to do guys ay, of course, nga, mag-stake guys or mag-add liquidity. So, paano mag-add liquidity? So, pakita ko lang sa inyo. Click nyo itong 3 bars sa taas. Click nyo dito sa swap. Tapos, ay, may kita mo add
PNB UFF liquidity. Okay? So dito guys, sa pag-add liquidity, dapat meron kang BNB, tapos meron ka ding UFF token. Nagets nyo guys? So dapat kung magkano ang amount mo sa BNB, let's say 100 pesos BNB, dapat 100 pesos din sa UFF token mo. So parang 50-50. So let's say 200 pesos worth of BNB, dapat 200 pesos worth of UFF token din ang i-add liquidity mo. Tapos ayan, pwede mo siyang i-stake dito. Pag na-enter na ang amount mo na, let's say ayan katulad niyan 0.1, ayan. So pag let's say ganyan, no, 0.1 sa BNB tapos 61.2 sa UFF. So partner sila, tapos ayan, insufficient balance lang siya, pero ayan, pwede mo na siyang i-add sa po amin sa liquidity. So magagawa rito guys, no, kapag nag-add liquidity ka, kay bukod sa pwede mo siyang i-farm. Okay guys, bukod sa pwede mo siyang i-farm, kikita ka rin dun sa mga transaction fees na ginagawa. Okay, dito po sa swap features po nila. So lahat ng income nila sa swap staking, I mean swap features nila, may share ka din, no, kapag nag-add liquidity ka. Okay, that is BNB UFF liquidity. So, pwede rin kayong maglagay, of course, ng ibang token like, ayun nga, no, yung mga option doon, UFF, tapos Cake. Ayan, pwede rin Cake. So, partner niya, UFF. Pwede din DOT, no? Nakita nyo naman kanina na may mga partner sila na ganyan na DOT token. Pwede rin po yun, no? Pero ayun nga, ang gagawin nyo ay bibili kayo ng DOT token, tapos bibili kayo ng UFF token. So, partner lagi UFF token para makapag-farming. Okay? Tapos let's say ayan, nakapag-add liquidity ka na, pwede ka na mag-farming guys, no? Actually may mga video naman kung paano po mag-add liquidity or mag-farming talaga guys, no? So i-click mo lang naman yung approve, tapos deposit uli yung LP token kung tawagin, tapos ayan, everyday pwede ka nang kumita ng token nila at pwede mo yung i-withdraw at i-swap guys sa BNB anytime. Okay? Pero ayun nga guys, no, add ko lang dun sa mga maglalagay po dito mag-add liquidity. Meron silang impermanent loss na tawagin dyan. Meaning to say, let's say dito kay UFF BNB. Kapag let's say bumaba si BNB, automatic guys, no, mababawasan din ang UFF token mo. So ganun kasi yan. Let's say bumaba naman ang presyo ni UFF token mo, mababawasan din sa BNB. So ibig sabihin, hanggat naka-stake siya, kapag anong mangyari sa presyo niya, magkakaroon din ng pagbabago sa presyo. Okay, pero ang maganda kasi habang naka-stake ka o naka-farm ka, kumikita ka ng another UFF token, no, na pwede mo ngang i-withdraw anytime. Okay, so sana nag-gets nyo guys na yung aking share, and hopefully makatulong to, no, dun sa mga bago guys. Alright, so lahat po ng info ay lalagay ko sa description section guys, no, check nyo na lang. Also, you can join sa kanilang Telegram group, may Filipino group din guys, no, para makapagtanong kayo. Okay, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.